So yung gagawin natin ngayon ay isang recipe na paborito natin sa isang restaurant, ang Max Style Fried Chicken galing sa Max Restaurant. Simple, simple. Luto na. Hindi tayo gagamit ng whole chicken kasi pag umamit tayo ng whole chicken, mas matagal siyang lutuin at mas aksaya siya sa oil. So yung gagamitin natin today ay chicken leg quarters lang. So meron akong tatlong chicken leg quarters at imamarinate natin siya. So hindi siya pwede dire-diretso, kailangan ng konting time. So ang gagamitin natin dito ay konting dato puti patis. So yung patis ko, kailangan ko at least 2 tablespoons per chicken leg. So 3 to 6 na tablespoons na dato puti patis yung gagamitin ko. Kailangan ko din ng konting kalamansi. Yung original recipe nila, walang kalamansi. Pero yung version ko, lalagyan ko ng konting kalamansi para mas maging masarap yung ating chicken. Yan. Mas malinamnam siya. Mas may flavor yung kanyang meat. Yan. Yung tip ko din, para mabilis nyo din gawin, pwede din kayong gumawa ng quarters, chicken leg and chicken breast part, no? Atiin nyo sa 4 yung buong manok para mas mabilis siya, hindi siya aksaya ng oil. Pag dinuto mo, sabay yung leg pag prito later at saka sabay yung breast chicken natin. And imamarinate natin siya at least isang oras, or best for best results, yung gagawin natin is imamarinate natin siya overnight, no? Very simple marinade, dato patis and kalamansi lang. So meron akong pot dito ng hot water. Lalagyan ko siya ng bawang. So meron akong 4 pieces, 4 cloves of garlic. Smash ko siya ng konti. Isang maliit na onion, pinarter ko. Bale, hinati ko sa 4. Meron akong dahon ng laurel, mga 2 piraso, 3 piraso. Then, cracked black pepper. So medyo malaki yung grano ng black pepper natin, hindi yung finong-fino. Crack siya. Then, lalagyan natin siya ng asin. So, very importantly, yung tubig natin, asin na natin. Good enough salt. Dapat pag tinikman natin yung ating poaching liquid, medyo maalat siya. Kung di, magiging matabang din yung chicken mo. So, tingnan natin to. Gumagawa tayo ng parang tsaa, nag-change yung color ng ating tubig para mag-infuse. So, yung tubig natin, hindi na siya lasang tubig, pero naglalasa na siya na medyo stock or medyo parang tsaa. So, once napakula natin siya ng around 2 to 3 minutes, pwede na natin ilagay yung ating chicken. Ilalagay na natin siya sa ating poaching liquid. So ito, when you're using chicken pieces ganito, mas convenient siya kaysa gumamit ka na magluto ka ng buong manok. So it's very convenient to use. So we make sure that the chicken is submerged. We cook the chicken for around 12 to 15 minutes over medium fire. So mag-iinit lang tayo ng oil. So, after around 12 to 15 minutes, ready na yung ating chicken. Mas mabilis siya dahil naka-quarter siya. But if you're using a whole chicken, it will take you around 30 to 40 minutes na mag-poach sa kanya. So, the bigger the chicken, the longer the poaching. So, after that, tingnan mo ha, ilalabas na natin yung ating chicken. Tingnan natin ha. Look, hindi nag-break yung skin niya sa bone. Yun ang tamang luto niya. Kasi ibig sabihin, pag frinay natin siya, juicy pa rin siya. Luto yung loob niya, pero juicy pa rin siya. Pero pag na-over natin ng boil, magiging very parang, alam mo yung kumakain ka ng manok, then medyo masapal na yung ating texture. Yun, na-overboil na rin yun siya. So, importante dito, palamigin natin, then yung skin niya, medyo matuyot ng konti. So, pwede natin ilagay in front of a electric fan, or kung gusto natin, iiwan lang natin siya room temperature or i-chill natin siya. Ang key talaga for this is to make sure that wala nang moisture yung balat niya para pag prito natin, maging crispy siya. Kasi pag may moisture siya, may tubig-tubig pa yung ating skin, hindi siya magiging ganun ka-crispy. Ang ating oil, barely halfway, no? So, it's going to submerge. Paglagay natin ng chicken natin, tataas yung oil. Siguraduhin natin na hindi siya mag-overflow. Siguraduhin din natin na
dry yung ating chicken as much as possible, walang moisture, para hindi masyadong tumalsik yung ating oil. Okay? So, paano natin malaman yung ating oil is hot enough? Kukuha tayo ng konting rock salt, because rock salt has a little bit of moisture. You just sprinkle a bit. And if it sizzles, ibig sabihin, it's hot enough kasi naprito yung salt natin with a little moisture. Pero pag ginamit natin yung fine salt, wala na talaga yung moisture. So, hindi mo malalaman. So, now we're ready to fry our chicken pieces. Again, when you put your chicken into the oil, outward. Ayan. Para tumalsik doon outward, hindi tatalsik sa'yo. Let's try to get it in. Ayan. Adjust lang to be able to fit everything in the pan. So, ang isang tip ko sa inyo, when you're frying fried chicken, hihiwalayin natin yung pagprito ng mga red meat at saka white meat part, meaning yung chicken legs, chicken thigh, hihiwalayin natin siya sa pagprito pag nagluluto tayo ng breast. Kasi mas juicy at mas maraming fat kasi yung leg quarter natin, yung bottom part of the chicken. And kahit nasabihin mo, i-cook mo ng mas matagal na panahon, okay lang, juicy pa rin siya. But for the chicken breast, you have to be more careful kasi breast ka siya, very lean, mas madali siyang maluto at madali siyang mag-dry out. So, tingnan natin yung ating chicken. Look, it's so beautiful. And tatabi natin siya to rest, no, bago tayo mag-plate. Look, crisp. Kailangan mahanginan ng konti para mas maging crisp siya. And look at that. Tingnan mo yung leg kasi tama yung ating pag-poach, hindi overcooked. Look, buo pa rin siya. Hindi siya nagse-separate galing sa knuckle niya yung ating skin. Look, that's a perfectly cooked piece of chicken. So, kailangan muna natin i-rest yung ating chicken before natin siya i-plate para mag-drip off din yung ating excess oil. Kasi dahil peg natin talaga yung ating max fried chicken, so, anong kulang natin? Kailangan natin na may kamote fry. So, meron itong kamote. We're just gonna fry it in the same oil as the chicken. And of course, kasi again, we're waiting for the fries to cook, the kamote fries to cook. To make the experience complete, kailangan natin ng ating sausawan. Ano ba to? Yung Jufran na banana ketchup. Very classic talaga to na combination. At saka yung Worcestershire sauce. Yung talaga, very classic combination. You can make it on your own. Pero ito talaga yung what I love. And konting hot sauce. Ito na yung perfect fried chicken dip natin. And we're ready. So, mag-plate na tayo. So, we have our sausawan ready. And we plate our chicken. Look at that. Oh my God. Ah. You hear, oh? It's crispy, oh. It's crispy. So crispy, so delicious, ating recipe today. And our fries are also done. Let it drip off konti. I'm so satisfied and I'm so hungry. I'm sure everybody will love this. So beautiful, so crisp, but it's going to be so juicy inside. Ang ating fried chicken a la Max, simple! Nagustuhan niyo ba ang video na to? Please share para lalong dumaming ating mga kasimple. And don't forget to subscribe to our Facebook, YouTube, and Instagram accounts.